Ayan, hi guys. Andito naman po ako sa aking asyenda. Asyenda kung saan maglilinis at magdidilig na naman ako. So ayan, ang aking mga didiligan. So limang room siya. So from third floor, second floor, hanggang first floor. So kaya ng tanghali guys, tapos ko na doon sa ground floor. So ito naman, so andito ako sa third floor. Ay, hirap kumita ng pera pero kailangan magtiis para sa kinabukasan at kailangan mag-ipon dahil sa mga nangyayari sa mundo ngayon, sa mga pandemic na kinakaharap natin lahat. So, tara guys, samahan niyo ako magdilig. So, ayan. So, ito naman yung view from the terrace ng Aran. So ayan. Ayan. Diba? So ito naman yung airport. Diba? Mamaya mag-walking ako dyan mamaya after ng work ko. 11 PM pa kasi yung out ko, so kailangan ma-burn ko yung mga kinain ko kanina mga 7 o'clock. Gabi na guys, pero sobrang init pa rin. Dito yung masarap na mag-walking o mag-jogging sa labas kasi papawisan ka agad. May mga ginagawa pang mga buildings dito sa tabi ng airport kasi ginagawa yung bagong airport doon eh. So ayan guys. So yung mga buildings naman doon ay yung sa city from Manama. So ayan. Diba? So ganyan. Yan ang buhay OFW. Kailangan talaga magtiis. Ito lang guys, dilig-dilig lang ng mga halaman. Parang, actually guys, itong halaman parang ano lang to eh. Parang tao lang din to na kailangan mong painumin para hindi nauuhaw. So, ako nag-aalaga ito everyday. Ting papasok ako, sa akin lagi nakatoka itong pagdidilig kasi nabubuhay sila pag dinidilig ako ito. Sa sobrang init kasi guys, natutuyo yung mga dahon nila pag hindi nadidiligan. So nung hinahawakan ko na siya everyday, so tumutubo yung mga dahon niya. Kasi pinupuno ko talaga ng tubig yung ano hanggang pinakailalim-ilaliman mo. Para the whole day may nasisip-sip silang tubig. Simula nung ako nagdidilig nito, unti-unti na sila nabubuhay. So kaya ginawa, ako na lang ang ginawa nilang tagadilig everyday. Ding papasok ako. Pag off ko naman, hindi na siya nadidiligan. Tapos pagbalik ko, kinabukasan, sunog na naman yung mga dahon kasi hindi continuous yung pagdidilig. Dapat ito pag off ako, dinidiligan din nila para continuous yung ano nila.
sa sobrang init kasi dito sa ano, bari, masusunog talaga pati dahon. Sarap mag-alaga ng mga halaman, guys, pag ano, lalo pag sayo pa yung halaman, pag-aari mo pa. Masarap alagaan. Yan ang buhay OFW, guys. Kaya kailangan mag-ipon hanggat kaya pa ng katawan, hanggat bata pa. Para pag dumating yung panahon o oras, araw na ayaw mo na, sumuko ka na, at least may maipon ka. Dapat noon ko pag ginawa yan, kaso marami kasi nga dahilan eh. Kailangan namin si ganito, wala kami si ganyan. Kaya syempre, guys, maawa ka rin. Pero ngayon, natutunan ko, guys, sa mga nangyari. Kaya tama nga yung kasabihan nila na kapag hindi ka nagkakamali, hindi ka matututo. Kaya hanggat medyo may oras pa, may panahon pa, mag-ipon na. Huwag yung bigay ng bigay, guys. Mahirap. Hindi natin pinupulot ang pera sa ibang bansa. Guys, samahan niyo ako magdali, guys. Tuwan-tuwa naman itong mga halaman. Dahil nabasa na naman sila. Kala mo umuulan lang eh, no? Ayan. Sa umaga kasi, sobrang init. Mangingitim ka talaga kapag nagdilig ka dito. Sa gabi pa lang basahin mo na siya ng basahin. Para pag sikat ng araw, basa pa siya. So, ayun, dire-diretso pa rin. So, ganito lang, guys. Everyday ko lang ito ginagawa. Ito lang yung routine ko everyday. Pag
natapos na ako din sa trabaho sa ibang ano, lugar. Ito naman. Diba? Yan ang buhay OFW guys. After ko nito, magdilig sa third floor, pabana naman ako ng second floor para diligan ulit yung mga ano doon. Nakakahinga, di ba? Ganyan-ganyan lang. May init kasi guys, kaya nakakahingal siya. So ayan. Wala pa kasing trabaho sa department namin, kaya dito muna ako sa ibang department pumapasok. At least may income every month din, kahit 15 days lang, may income pa rin. Kasi naman nakatambay ka lang sa bahay dito, kasi pag no work no pay ka kasi dito eh. So kailangan maging wise tayo. Kahit mahirap, syempre mahirap maglinis ng mga rooms, pagpalit ng mga bedsheet, ganyan. Kasi hindi natin nakasanayan. Pero kailangan gawin. Kasi nakatambay lang tayo sa bahay. So guys, kaya ito lang everyday. After mo maglinis ng mga kwarto, magpalit ng mga bedsheet, comforter, mga pillowcase, maglinis ang kwarto, toilets, lahat na. So, sa hapon na, ito namin gagawin ko. Magdilig-dilig naman ako ng mga halaman. At least, hindi mo na malayang oras. Pauwi ka na pala. Talagang, tsaga-tsaga lang talaga lahat. Para lang mabuhay. Yan ang view guys. From third floor. So yun, from Ara Bay. So mamaya naman, after ko mag-work naman mamaya, 11 p.m. out ko mamaya. So mag-walking naman ako doon sa part na yun, sa Arad Bay na yan. Arad Bay kasi kung tawagin namin yan eh. So ang laki-laki ng iikutan mo yan, sobra. Pag ikot mo ng isang ikot, yung aabutin ka ng isang oras. Dahil sa sobrang lawak, sa sobrang layo. So pag nakadalawa ka, at least na-consume mo na yung ano, calories, na kung ilang yung ma-burn mo, mawawala. Kaya ganun guys. Actually, kakakain ko lang eh. So, kailangan kong i-burn yung mga kinain ko. So, kukunti lang yung mga sasakyan dumadang guys. Hindi pa talaga totally open talaga guys.
talagang medyo hindi pa nawawala yung cases dito sa baray ng COVID. Okay guys, see you later sa Arabay. Doon, gublog ulit ako. Bye!